So, good morning mga ka-solar. So, ipapakita ko sa inyo ngayon, ano? Paano mag-troubleshoot ng mga ganitong inverter? Ano, ganitong all-in-one solar, ano? Lalo na yung lithium batteries. Okay? So, actually ito, nangyayari, okay? Kung i-power on natin yung breaker, ito, yan. Supposedly, okay, ilaw na to dito. Kaso wala eh, oh. Oh, wala. So, ang gagawin ko, i-plug natin sa utility, ano, para malaman natin kung nag-charge ba. Okay. So, yan. Ito na yung power supply niya. Naka-plug na po yan dito sa supply, ano. Try natin. Naka-on na yung breaker. So, yan. Okay. So, tingnan natin dito sa harap. So, yan. Oh, wala. So actually, binuksan ko na ito, no? Okay. Binalik ko lang kung tehe. So yan. Tatanggalin ko lang itong isang screw. So yan. So, yung battery niya sa loob, yan, lithium. So, meron siyang BMS. So, mamaya, ipapakita ko sa inyo pag-test niya, ano? Okay. Yan ang mga ka-solar, nabuksan ko na. So, yan. Yung battery, apat yan na pack, naka-series, para magiging 12 volts. So, ito yung inverter niya, ito. Ito naman yung controller. Transformer, battery, okay. Saka yung BMS na sa gilid. So, para malaman natin, ano, kung ano ba talaga nangyari, bakit ayaw niyang mag-charge or umilaw yung inverter. Okay, so yan. Wala. Walang supply. So, itetest natin yung voltage, ano, papakita ko sa inyo. So, without plugging the utility muna tayo, no? So, tingnan natin na. I-test ko muna yung sa battery side. Okay. So, yan. Yung reading niya is only 1.9. So, imposible naman, ano? Bago pa na kuan. Stocks. Tapos 1.7 or 1.9 volts lang. Okay. Pag i-plug in naman natin sa utility. So yan, test na naman natin yung voltage ng battery. Kasi supposedly kung naka-plug in na to siya, naka-on yung breaker, dapat iilaw yung inverter. So nangyayari, wala eh. So yan, 1.4 lang din, 1.3. Okay. So kung dito tayo mag-test sa actual na, i-off lang natin yung utility for safety purposes. So yan. Actual tayo dito sa battery mismo. So, sa pag-test ng voltage ng battery, set lang natin dito sa voltage. Yan. So, meron siyang pilihan, no? AC, DC, at saka frequency. So, yung default, AC, frequency. So, yan, DC. So, i-test natin yung wala sa BMS. So yan, connect ko muna dito sa positive yung isa, tsaka yung isa naman dito sa negative. Okay, dito yan, negative side. Okay, tingnan natin yung reading. So 13.3 pag direct siya sa battery. Pero pag dumaan na sa BMS, kasi meron siyang BMS, yung reading niya na ngayon is only 0.79 volts. So ano yung gagawin natin dito? Okay. Hindi naman pwede na i-direct natin yung battery sa kuan inverter kasi napakalaking gamit ng BMS, di ba? So i-prepare ko lang yung mga materials na gagamitin natin. So at least dahil sa 12 volt system to, okay. Pwede tayong gumamit kahit dalawang solar panel, ano? Na
200 watts or 150 watts i-series natin pang pagising lang sa BMS. So yan yung ginagawa ko, ano, kasi pag once hindi natin yung gigisingin, ang mangyayari, wala, hindi talaga yun masacharge, tulog yung BMS. Okay, so yan, papakita ko sa inyo maya maya lang. I-dismantle ko muna to, ilabas, kasi mahirap pagising ng BMS na nagkaganyan, okay, hirap lukutin. So sige, yan, tanggal na. So ito yung battery niya, no? So apat na battery ya. Yan. So nakikita niyo ba? Ayan. Tara natin, ha, direct sa battery without BMS. So yan yung reading niya, no? Paano ba yung mabasa? Ayan, 13.3 volts. Pero pag daan na sa BMS, reading niya is only 2.2 volts. So medyo hindi na makikita, no? Switch na kayo guys, kasi yung setup ng camera, cellphone ng gamit ko. Yan. So gamitin natin kung ang alin guys. So pansin ko lang guys, ano, kung tingnan niyo yung mga kuha niya, troska, yun, yun, o, medyo maluwag, yan, dito medyo maluwag. So yan, so kailangan talaga higpitan guys, ano, yung iba okay na, kaya ito lang yung medyo maluwag, o, yan.
sumainam dito, lagyan ng kuan ano, pwede lagyan ng additional na washer. Okay, pwede additional na, pwede lagyan ng additional na washer para at least medyo maghigpit siya. Okay, so lagyan ko lang kasi delikado din, no, sa loose contact. So, yung wire. Okay, so solar panel na lang yung ikupan ko. Kukunik. So ito na mga ka-solar, ready na siya. Okay, yung positive ng wire, nakatap na sa positive supply ng battery. Okay, and then yung tester natin, nakatap na rin, ano, sa DC voltage na rin siya. Okay, so yung reading niya, dumaan sa BMS. Okay, ito na yung sa negative probe ng tester, sa 9.5. Pero kung i-direct natin siya sa battery mismo, okay, yung reading niya is nasa 13 volts. So means to say, tulog si BMS. Kailangan natin gisingin. So balik siya sa 9.55, ano? So naka-prepare na lang yung wire. Ito na rin yung solar panel na gagamitin natin. So nasa 150 watts lang. I-try natin, ano, pang 12 volts din doon na solar. So ikabit na natin. Ito na yung connector niya. Okay, para sa negative. Ito naman yung para sa positive. Okay. So okay na siya. Okay. So yan. Ready natin, ano. So yung voltage ng battery is 9.5. So nakatap na yung solar. So ang gagawin lang po para magising yung BMS, itap natin to sa B minus ng, ano, sa battery, negative first, direct sa battery, mga 5 seconds. After 5 seconds kailangan malipat natin dito, okay, sa output ng BMS. So let's try kasi maganda na yung araw. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, lipat. 20 volts. So ganun pa rin. Okay, let's try again. Okay, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, lipat. Okay, tumaas na yung voltahe galing sa BMS. Okay, ito na. So dalawang solar panel to, ano, 200 watts na series. So i-try na naman natin kasi medyo maayaraw na. So yung voltage ng battery natin ngayon dumaan sa BMS, oh, 9.55 volts. So i-try natin. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. Again, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. Babak pa rin. Tasayin po tayo. Thank you.
Para. Okay. So okay na po siya, nasa 13 volts na po. Kaya pala hindi siya makakuhan kanina, no? Nasa 9.5 volts lang. Kasi yung isa pala niya nakuhan, yung connector, bawat cell kasi or bawat battery meron yan eh. So ito, okay, ito. Putol pala to, kaya pala wala siyang communication doon sa isang battery. So kaya ganun, ano? Kahit gaano natin ka paulit-ulit na pagising ng BMS, wala talaga kasi dahil dyan. So at least ganun, ano, sa pag troubleshooting. Okay, kung tulog talaga yung BMS, so gaganunin nyo lang dalawang solar panel, okay, i-series tapos i-connect sa buwan direct sa battery, tapos in 5 seconds connect agad sa output ng BMS. So ganun, ano. Pero kung wala talaga, i-check natin yung mga cable or ito, mga kable. Okay? Kasi sunod-sunod yan eh. Galing sa black, ito, B minus, okay? Yan. Medyo maliwanag eh. So yung sa B minus, yan yung una, black, which is negative. Then sunod niya na pula, yan yung number 1 para sa battery. Sunod na wire, number 2. Yung number 3 din na battery, number 4, ito pang apat. So ganyan, ano. So yung layout nito, dito po sa pinakahuli na video. Bibigay ko lang din sa inyo, ano, para at least pwede kayong mag-DIY gamit ang lithium batteries, okay, with BMS. So madali lang po siya, ano. Pero anyway, medyo challenging din kasi kahit nga ako. Pasensya na kayo kasi hindi ko na videohan kasi kanina. Okay, ako lang kasi yung mahawak ng camera, kung mapapansin nyo, ako lang yan. Okay, hirap naman na habang nagkukuan ako, no, nagtitrace up saan yung mga nasisera. Okay, so yun, nakakahawak pa ng camera, so ganyan, ano. So yan yung nagiging kuan. Anyway, sa susunod, nagbibili na ako ng tripod para at least naman every time na magka-coverage or mag-vlog, hindi na ako mahihirapan. So ngayon, since solved na yung problem natin, okay, so ito na ha, nakakuha na siya, no, meron na siyang supply. Okay, anyway, naka-off naman yung breaker, so ibabalik na natin to. Okay, tapos tanggalin na natin yung sa solar panel. Okay, so una ko munang i-disconnect yung solar panel doon for safety purposes. Okay, yan. Tanggalin ko muna to. Yan. Positive. Saka yung sa negative supply. So yan, tapos sa negative. Okay na. So maya ko na ang tiligpit yung solar panel. Okay. So natanggal ko na siya. So ganun pa rin yung boltahe, no? So i-fix na natin to. Hopefully mag-work out na siya. So tanggalin ko na yung wire. So kung makikita nyo dun sa previous video, hindi ko kasi napansin, you know? Kasi naka-focus tayo sa BMS. Akala ko BMS. Itong BMS na to, naka-place to dito banda sa baba. Okay, hindi ko nakita yung wire na putol pala. Hindi na umabot dun. So ngayon na pinahabot ko yung wire, o ganito na yung placement ng BMS, medyo nakatagilid. So ganyan, ano. So i-fix ko lang muna tong kuan, negative na cable. So ilagay na natin yung cover.
check natin yung voltage again kung tumukba siya, no? So ito yung DC voltage. So yan, 13.4 or 13.36 volts. So okay na siya. Okay, pwede na i-fix. Lagyan na lang lock. So ganyan mo pa na, no? Trace up. Lalo sa mga ganit ang klase ng inverter. Lithium yung nasa loob. Okay. Okay, so bago natin takpan, okay. Uy, umiinit na. Oh, kala ko naman. So, ba nakikita nyo, umilaw siya dito. Dahil yan sa reflection ng araw. So, kung takpan natin yan, yan, wala po yung ilaw, ha. So, testing muna natin, iyon po yung reverse circuit. Okay, so yan. Okay na, umilaw na siya. So means to say, functional na yung inverter. Okay, umilaw na rin. So solved na yung problem. Yan. So solved na yung problem. Okay na, nag-function na yung inverter. So takpan na natin. Maraming salamat sa kwan, ha. So subaybay. So yung mga gustong matuto rin, okay, pwede kayong mag-banin, comment sa baba. Okay. So, patayin ko lang muna bago ko takpan. Okay, for safety purposes na lang. Okay. Ito na tayo sa baba. Ayan, nandito yung mga screw niya. Na, temporary nakalock na siya, no? So in additional na lang, okay, para dun sa mga set up, ano, separate yung controller, yung inverter. So ganun din po yung gagawin nyo pag once yung BMS nyo, okay, to identify na yung BMS activated na or hindi pa, okay, pag connect nyo sa battery mismo,
itetest yung voltage from direct sa battery versus sa demand sa controller. Kung the same yung voltage, so minsan say okay na po yan. Pero kung mababa yung voltage sa output ng BMS or kung dumaan siya sa BMS pag test nyo, means to say tulog pa yung BMS. So yung gagawin nyo, okay, kukuha kayo ng dalawang solar panel, i-series nyo lang, okay, tapos ganun yung gagawin nyo, same sa ginawa ko sa video, ano, i-connect nyo yung positive supply galing sa solar panel direct sa positive supply ng battery, yung negative naman i-kuha nyo muna, set aside, pero naka-connect na sila sa solar panel. So ganun, ano, tapos bilang ka ng 5 seconds, i-connect mo yung black na supply from solar panel into negative supply ng battery. So after 5 seconds, lipat mo kagad sa P- ng BMS. So yun. Okay? So kung hindi pa rin nag-activate, i-check nyo yung mga connections, ano, katulad kanina, which is kaya pala ayaw nyo mag-activate kahit anong ulit-ulit ng pagkuhan ko, ano, test, kasi yung wire pala na isa for number 1 batteries na putol. So yun mga ka-solar, ha. Okay? So kung meron kayong mga tanong, paki-comment na lang sa baba, no? Para at least ma-discuss din natin. Anyway, willing din po ako mag-share ng mga experiences ko kahit or sa abot ng aking magkakaya. So yun lang po, ha. Salamat po sa mga nagsubaybay. Be safe po tayo, lalo na sa panahon ngayon na pandemic. So God bless everyone. Papakita ko na sa inyo pag matapos ko na mag-cover, no? Okay? So see you in our next vlog. God bless.